Likas sa mga magulang na gagawin ang lahat upang maibigay sa kanilang mga anak ang lahat ng mga pangangailangan nito, sapat na nutrisyon. Mapagtapos ang mga ito sa kanilang pag-aaral, pagmamahal at kalinga. Ang makitang nasasaktan o may dinaramdam ang sariling anak ay isa sa mga bagay na hindi nais makita ng isang magulang. Ang pagkakaroon ng malubhang sakit ng isang anak ay isang pagdurusa para sa isang magulang. Kailan ba dapat subukan ng isang magulang ang kumapit sa patalim o peligro sa isang desperadong sitwasyon? Sa episode na ito, matutunghayan nyo ang kwento ng isang amang pinakagat ang anak na may malubhang karamdaman sa isang kobra para di umano mapagaling ang malubhang karamdaman nito. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. Panoorin hanggang dulo at magkomento para maisama namin kayo sa susunod na shoutout. Let's go! Isang 8 taong gulang na batang babae ang nagangalang Wang Mengyao sa Wuqiang County ay nilalagnat na mahigit 2 linggo na at nakakaramdam na matinding sakit sa katawan. Matapos ang kanyang pagpapacheck up na pag-alamang mayroon siyang aplastic anemia. Ang aplastic anemia ay isang sakit sa bone marrow na nagdudulot ng problema sa pagpuproduce ng blood cells. Ang kanyang ama naman na nangangalang Wang Jingxiao, 33 taong gulang, ay nagsabing ang kanilang pamilya ay baon sa utang at lahat ng kanilang naipong pera ay naigugol na sa gastusing medikal ng kanyang magulang at ng kanyang anak na babae. Ayon kay Wang Jingxua, ang kanyang ama ay may sequel cerebral venous thrombosis at ang kanyang ina naman ay may hyperthyroidism at kinakailangan ng operasyon at matinding pagpapagamot. Sinubukan na lahat ni Wang ang mga alternatibong medisina para sa kanyang anak na babae. Ipinaliwanag din ni Wang na ang kanilang naipon ay naubos na at gusto niya lamang mapagamot ang kanyang anak. Nagdesisyon siyang subukan ng isang Chinese medicine na may prinsipyong fighting a poison with a poison. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na hanapan siya ng kobra. Dahil sa desperado na siya at ipapasa Diyos na niya ang lahat, susubukan niya ang nasabing Chinese medicine. Desperadong desperado na si Wang at medyo frustrated na rin dahil sa kawalan ng pera. Nang desisyon siyang subukan ang nasabing medisina, inilagay nito ang ahas sa braso ng kanyang anak na babae at pinakagat ito sa kobra. Matapos ang insidente, mas lumubha ang karamdaman ng kanyang anak at dali-daling dinala sa ospital. At nang dumating ito sa ospital, tinurukan kaagad ito ng anti-venom serum na nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Para sa kaalaman ng nakakarami, ang venom ay hindi gamot at hinding-hindi makakagamot ng anumang karamdaman. Paalala, huwag na huwag susubukan, nakamamatay. Ang amang si Wang ay labis-labis ang pagsisisi ng dahil sa kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya sa otoridad na nais lamang niyang gumaling ang kanyang anak na batang babae mula sa sakit nitong aplastic anemia. Ngayon, napagtanto niyang lahat ng pamamaraang sinubukan niya para lang gumaling ang kanyang anak ay isang malaking pagkakamali. Ikaw, ano ang opinion mo sa kwentong ito? Kung ikaw ay nasa katayuan ni Wang, magagawa mo rin bang mag-take ng risk? Ipahayag ang iyong opinion. Magkomento sa baba at huwag kalimutang bigyan ng like ang ating video.